Q&A muna tayo dito lang yan sa Atsos Bike and More. So, welcome po sa ating bagong segment. Ito po ay ang Q&A. So, yung mga tanong ninyo, mga nakaraan, nababasa ko dito sa mga tanong ninyo sa mga video ko. Gagawa natin ng video. Yung iba ay nasagot ko na, pero gusto kong gawa ng video para sa ilan na gustong malaman ang kasagutan sa mga tanong nila. Marahil ay kahawig din yung tanong nila sa mga tanong ninyo. So, kung mapanood nila yung video ito, ay mabibigyan na rin ng kasagutan yung mga tanong nila. Hindi ko naman sinasabi na alam ko na lahat yung mga sagot sa mga tinatanong ninyo, pero tingnan natin, baka masagot ko naman hanggang sa makakaya ko ng aking sariling mga experience. So bigyan natin ng kasagutan sa abot na aking makakaya. Yung ibang mga sagot sa mga tanong ninyo ay makikita nyo naman sa ibang mga vlogger, sa ibang mga channel tungkol sa cycling. Marahil yung isasagot ko ay dagdag reference na rin tungkol sa mga tanong ninyo para sa karagdagang kaliwanagan. Okay, so magsimula na tayo. So dito tayo sa unang tanong na nakita ko na I think masasagot ko naman. Mula kay Carl's John Clover. Sabi niya, update naman doon sa Compass Tires tsaka gaano na kadaming mileage nung gulong. Okay, yung Compass Tires na na-feature ko na nakaraan ay hindi ko na ginagamit ngayon. Pinull out ko na siya at ibinenta. Bakit? Ano ba yung dahilan? Yung isang dahilan doon, kasi yung gulong na yon ay ginagamit ng misis ko. So, sa akin okay lang, pero para sa kanya, may kabigatan talaga. Kasi yung yung isang tire pa lang nasa 1 kilo. So, imagine mo, yung bigat noon, no? Dalawa yun. So, mga 2 kilo. Imagine pag nag-long ride ka, 2 kilo yung madadagdag sa bigat ng bike mo. So, malaking bagay yon sa performance mo. At yung isa pa, pang trail talaga siya. Hindi siya pang pang long ride, pang patag. Kaya parang makunat siya sa long ride. So, hindi siya magandang gamitin sa long ride. So, yung ride ko naman ay more on patag. Minsan lang ako nagtitrail. So, okay naman siya sa trail. Walang problema. Yung knob pattern niya ay para talaga doon sa trail. At pagkatapos, yung material ng kanyang rubber ay parang madaling mapudpud. Okay, yung comment ng iba, sabi nila madaling mapudpud. So, ako mismo nakita ko yun. Yung mileage nun ay parang 50 kilometer pa lang yata yung na-spend ko sa tire na yun. Pero, nakikita ko parang mabilis mapudpud yung knobs niya. Pero, I recommend naman kung hindi naman pang long ride yung ride mo lagi. Pang short ride lang, pamalengke lang o kahit mag-trail ka sa malapit lang, okay naman yung tire na ito. Hindi lang siya recommended sa long ride. Sa akin na, hindi ko siya ma-recommend para sa long ride. Mabigat siya. Pero okay naman para sa mga basic. Kaya ito nga yung yung tire na ginagamit para doon sa mga built bike na. So maganda yung forma niya, walang problema. So recommended ko siya sa short ride, pero sa mga long ride, para sa akin, hindi ko siya mare-recommend. Pero depende sa inyo, kung kaya niyo naman, ihahawon yung ganun kabigat, mga 2 kilo yung sa tire pa lang, 2 tire. So okay naman siguro kapag kaya ninyo. Okay? So dito tayo sa next na question. Ito ay mula kay Cesar Cabral. Sabi niya, nag-convert din ako from 26er to 27.5 rim set. Nagkasya naman. Napansin ko, bumigat yung bike. Almost 16 kilo na siya. Ganon din po ba sa inyo? So, tungkol ito sa video ko na bike upgrade from 26er to 27.5. So, sabi niya, bumigat daw yung bike niya na in-upgrade niya from 26er to 27.5. Well, normal lang naman yon na bumigat yung bike mo kapag nag-upgrade ka. Pero may mga paraan naman na maiwasan yun. Halimbawa, piliin natin yung mga parts na talagang magaan naman, no? Kapag pinalit natin. Halimbawa, may mga factor talaga yan na kung bakit bumigat, no? Gaya na sagot ko sa'yo dyan sa tanong mo. May mga factor kung bakit bumigat yung mga bike natin pag-upgrade. Yung depende yan sa parts na nilagay natin. So, halimbawa, yung rim mo, baka mas mabigat sa dating mong rim. So, normally, dahil nag-adjust ka ng size from 26 to 27.5 na rim. So, marahil, bumigat talaga siya kasi lumaki. Halimbawa naman, sa tire, no? Sa tire mo, halimbawa. So, dahil nag-27.5 ka na, mag-adjust din yun sa bigat. Bibigat talaga siya. Yung spokes mo, baka mas mabigat na, no? Kasi kailangan mo palitan, pati yung spokes. Tapos, yung inner tube. Maliban na lang kung nag-tubeless setup ka. So, kapag inner tube
pa rin. So normally, bibigat din yan kasi mag-a-adjust siya ng laki. Yung tire mo, syempre, kung wired siya, mabigat talaga yon. Kung dati mong 26R na tire ay wired na siya at naging 27.5 ka na ngayon, wired pa rin, mas mabigat yon. Pero katulad nung ginawa ko, nag-a-invest na rin ako doon sa folding tire. Kasi magaan talaga siya eh. Magaan talaga siya yung folding. Doon sa tire, yan yung kailangan nating babantayan, yung tires talaga. Yun yung may malaking factor sa kabigatan ng bagong wheelset. Kasi nga sabi ko kanina, pag wired, no, mas mabigat siya. So, mag-invest ka na lang sa folding tire. May kamahalan nga lang, pero sulit naman. Hindi ka mahihirapan sa rides mo, lalo na sa long ride. Sabi mo dito, almost 16 kilo na siya. So, expect mo talaga yon kasi nag-upgrade ka ng size. Pero yun na lang yung tandaan mo, yung gusto mo talaga na mabantayan yung weight niya. Dapat talaga na mag-invest ka sa magaan. Yung rim, tires, inner tube. Kung gusto mo mag-tubeless, mag-tubeless ka na lang para maiwasan yung bigat. Pero sa akin, hindi pa ako naka-tubeless eh. Gumagamit pa rin ako ng inner tube. Okay naman, walang problema. Doon talaga sa tires, no? Yun yung bantayan mo na lang ng mabuti kung anong tires yung binibili mo. O mas maganda yung folding tire na lang para mabawasan yung bigat ng bike mo. Okay, salamat. Mula naman kay Dainolo, Hannah Joy. Sabi niya, okay po ba ang 117mm sa naka 1x setup? So, gaya ng sagot ko sa iyo dyan sa tanong mo, yung 117mm, masyado na siyang mahaba para sa 1x setup. Yung 117mm siguro pwede siya, starting na to ng 2x setup. So, yung ideal para doon sa 1x setup, yung 110mm, recommended ko hanggang 115mm. Okay na yun. Paglagpas dun, mahaba na siya. Mag-cross chain na yung chain mo. Kasi meron yang merong angle na dapat kang susundin. So, halimbawa, ito yung cogs mo. Tapos, ito yung chain mo. So, nakadepende yan sa haba. Yung distance ng chain ring mo ay nakadepende yan sa haba ng bottom bracket mo. So, kung mahaba yung bottom bracket mo, tapos naka 1x setup ka, halimbawa yung 117mm, parang dito siya angat. So, magkocross chain talaga siya dito sa cogs mo. Pero kapag pinili mo yung maiksilang, medyo maiksilang, pang 1x talaga, halimbawa 110 yung pipiliin mo. So, urong siya. So, parang dyan na siya. Yung chain ring mo. So, balance lang. Hindi siya magkocross chain dito sa cogs mo. Parang nasa gitna lang siya. So, yun lang yung gagawin natin. Kung gusto natin mag-setup ng 1x. Okay? Next question. Mula kay Del Aliza. Sabi niya, Sir, maitatanong po ako sa inyo. Naka 29er po ako. 3x setup po ako. Ano po ba ang tamang sukat na dapat kong bilhin na bottom bracket? 29er tapos 3x setup. Well, depende yan kung ano yung fit sa'yo pag 3x setup. Kaya ng explanation ko din doon sa update ko sa description ko. Kailangan natin alamin yan. Na-present ko naman doon sa video yung concept, yung idea, kung natin, ma-expect natin kapag bibili tayo ng bottom bracket. So, depende na sa atin yan kung ano yung sukat na bibili natin. Depende sa setup na na-determine mo. Halimbawa, sabi mo 3x setup ka. So yung recommended ko para sa 3x setup, 122mm pataas. So 122, 123, 124 hanggang 130 yata yan eh. O upper pa doon. Depende naman sa iyo kung anong size the fit para sa iyo. Para sa akin starting yan 122 pataas pang 3x setup na yan. Oh, depende lang sa iba kung yung concept nila. Yun yung para sa akin. So, tayo lang mamili kung saan yung sukat doon yung gusto natin. From 122 pataas. Na-try ko na rin yan. Na-recommend ko na rin yan sa iba. At okay din yung starting doon sa 122mm. Sila na lang yung pimili ng bagay sa kanila. Basta alamin mo lang kung anong setup ang gusto mo. 1x ka ba? 2x? Or 3x? So, pag 3x, yun yung recommended ko. 122mm pataas. Ikaw na mamili doon yung fit para sa'yo. Okay? Next question, galing kay Dubzy. Okay lang po ba yung 68mm sa 73mm na BB shell width? Well, dahil may compatibility yan. Yung 68mm, dapat mo talagang i-pair yan doon din sa pang 68mm na BB shell. Kasi kapag yung 68mm, ilagay mo doon sa 73mm,
kakapusin ka eh. Hindi ko pa na-try ang anong, hindi ko pa nakita kung anong magiging issue dyan. Pero parang common sense naman eh. Hindi talaga siya compatible. Maaring yung thread na 34mm, may thread mo siya. Pero yung ano niya, yung body mismo ng bottom bracket ay hindi aabot dun sa pang 73mm na BB shell. So yung mangyayari dun, kakapusin siya. Hindi siya aabot doon sa thread kung i-thread mo na sa kabila. So, incompatible talaga siya. So, hanapin mo na lang yung compatible para sa kanya. Pag 73mm yung BB shell mo, hanapin mo na lang yung pang 73mm din na bottom bracket. Anyway, mahikahirapan din na maghanap noon kasi ako personally hindi ko pa nakita yung size na yon, yung 73mm na bottom bracket. Pero sa palagay ko meron naman, may nabibili naman yan. So, maghanap lang, mag-search lang. Sa palagay ko, nasa market pa naman yan. Next, galing kay Emil Christian Parot. Sabi niya, sir, kapag mga 2mm ang gap ng dugtong or seam, nakukuha ba yan sa alignment? Hindi ko lang alam, no? Kasi ito yung tanong niya tungkol doon sa Evo 3 na rim. Kasi may mga issue minsan yung Evo 3. Yung mga nakuha nilang Evo 3 na rim, yung dugtong na merong gap, makikita mo talaga yung gap. So, sa case ni Emil, mga 2mm talaga yung gap ng dugtong. Eh sabi niya, makukuha ba yun sa alignment? Hindi ko lang alam kung makukuha yun. Yun naman yung sabi ng iba. Sabi nila na makukuha naman sa alignment yun kahit may dugtong o may gap, makikita mo may gap. Pero normally talaga for safety, talagang pipiliin natin dapat yung walang gap. So nangyari na nga, mayroong gap yung natanggap natin ng mga Evo 3. Iwan ko lang kung makukuha yun, pero depende na lang siguro sa galing ng ano ng mekaniko. Sa siguro makukuha naman, matatanggal naman. Ewan ko lang, no? Wala akong experience kasi yung natanggap ko walang ganong issue. Siguro kung pag nakatanggap tayo ng ganon, pagkabili natin, may gap yung mga rim natin na Evo 3. So, recommend ko na lang, pwede natin i-refund yun. Ibalik yun sa bike shop. Bago natin bili, check muna natin kung may ganong issue para maiwasan yung ganitong mga safety issue. Okay? Dito tayo sa kay JTV. Sabi niya, pwede po bang 11 to 42 teeth lang na cogs? Ang cogs ko, pero A7 Elite. Pwede. Gaya ng sabi ko dyan sa sagot ko dyan sa tanong mo. Sa tanong mo, 11 to 42 teeth lang yung cogs mo, pero A7 Elite yung ano mo, RD mo. Pwede naman. Pwede yan. As long na pang 10 speed na 11 to 42 teeth yung bilhin mo. Yan, yung cogs mo. Kasi yung A7 Elite, pang 10 speed yan, no, ng L2. L2 A7 Elite, pang 10 speed yan. Yung cogs mo na 11 to 42 teeth, dapat 10 speed din yun, pang 10 speed din yun, para compatible talaga siya. Kasi meron namang 8 speed, 9 speed, na may 11 to 42 teeth. So, pag naikabit mo yun, yung halimbawa 8 speed na 11 to 42 teeth, okay naman, mapapatakbo naman ng, ano, ng A7. Pero sa shifting issue, magkakaproblema ka. Ganun din sa 9 speed na 11 to 42, ikabit mo dun sa kay A7. Hindi smooth yung shifting. Kasi nga may ano yan, may distance yung mga bawat cogs, no? Yung shifter ng A7 Elite, nakaset na yon na dapat yung mga distance ng cog ng pang 10 speed na cogs, yun yung measurement niya, yung sukat niya. Yun yung compatible para sa kanya. Kapag nilagay mo yung 11 to 42 teeth sa kay A7 na hindi pang 10 speed yung 11 to 42 teeth mo, magkakaproblema ka sa smoothness ng shifting. So yan yung dapat mong isalang-alang, no? 11 to 42 teeth, basta pang 10 speed. Para yon kay A7. Elite man yan or non-elite na version. Pero yung elite version, kaya niya hanggang 52 teeth na cogs. Kaya niya. Yung non-elite, 11 to 46 yata. Pwede ba? Okay. Dito tayo sa next, kay Kevin Carl Pipino. Sabi niya, ask ko lang po kung may ganyan po ba ang adapter para sa front ng bike. Bala ko rin kasing i-upgrade yung bike ko sa disc brake. Kaso iba yung frame ko eh. So yung tanong niya tungkol dun sa disc brake adapter 2.0 na video ko. Okay, yung adapter na yon pang ano lang yon. Kaya nasagot ko dyan sa iyo, pang likod lang yon, pang likod lang siya. Wala siyang pangharap. Yung may pangharap, yung isang version na mura lang yon. Yun may pangharap. May panglikod din yon, may pangharap din. Yan, ipapakita ko sa screen nyo. Yun yung merong pang front. Yan, ito siya, no? Pero itong disc brake 2.0, wala siyang pangharap. Panglikod lang siya. So, kung gusto mo mag-convert to disc brake, yung front mo, itong isang version ng adapter, yung bibilhin mo para doon sa front or doon sa fork. Okay, salamat. Next question, kay Kurt naman, sabi niya, ano advice mo sa 1x110 po ba? Order po kasi ako. So,
gaya ng sagot ko kanina, pag 1x, recommend ko din yan, 110 mm hanggang 115 mm na bottom bracket. Basta 1x siya, pang 1x setup. Pero depende naman sa'yo yan kung anong fit talaga. Sa gusto mo, i-try mo. I-try mo rin yung iba. Yung basta dyan ka lang, 110 to 115. Pwede mo namang i-try yung iba kahit hindi yung 110 mm. Pero pag fit sa'yo yung 110 mm, yun na lang. Yun na lang yung ano mo, yung ikabit mo. Okay? Pero kapag masyadong maiksi yung 110 mm, eh mag-upgrade ka. Try mo naman yung 113. So ito yung pinag-usapan natin, square type to us. Square type na bottom bracket. Pero kung may budget ka, mag-upgrade ka na lang sa Halotech. Halotech na crankset. Pero pag walang budget, ito lang muna. Pag 1x, yan may recommend ko. 110 to 115 mm. Okay yun. Pag masyadong maiksi yung 110, itaas mo. 113. Kung okay na yun, okay. Yun na yung fit para sa'yo. Pero kung parang maiksi pa rin, i-try mo ng 115 mm. Sa palagay ko, okay na yun. Pinakasukdula na yun para sa 1x setup. Mula naman kay Paolo Policarpio. Sabi niya, nakabili ako ng 29er nitong core rim. Pwede bang ilagay ang 700x38C na tires? Ito yung tanong niya tungkol doon sa video ko na core, na rim na tingnan ko ng initial review. So, 29er at saka 700C, compatible yun. Ibig kong sabihin, halimbawa yung rim mo at tire mo, compatible yun na 700C or 29er. Halimbawa yung rim mo ay pang 29er. So, ibig sabihin pang MTB yun, yung rim mo. Lagyan mo siya ngayon ng tire na pang road bike, 700C, pang road bike yun. So, yung lapad niya ay 38C. So, ilagay mo siya doon sa 29er na rim. Pwede siya. Vice versa yun. Halimbawa, yung tires mo naman ay pang 29er. Tapos yung rim mo ay pang road bike. Nasubukan ko na to, yung road bike ko dati sa black ko na bike. Yung rim niya ay pang road bike. B-brake yun eh. Rim brake siya. Nilagay ko yung ano, yung tire na pang 29er, pang MTB. Compatible siya. Kaya ng road bike rim. Pero pag masyadong malaki na siguro, halimbawa yung tire mo ay naka 2.3 na yung lapad. Di ko lang alam, pero para sa akin, pang MTB na yan eh. So, siguro yung rim mo, pang MTB na rin. Ganoon din vice versa. Kapag yung tire mo ay ano, pang 700C. Halimbawa masyadong manipis na, 20, 25C. Halimbawa. Tapos yung rim mo ay pang MTB, 29er. Parang hindi na siya advisable, no? Pero okay pa naman siguro. Pero pag masyadong maliit na siguro, manipis, road bike mo na lang, road bike sizes na lang. Wala pa naman ako nakita na mismatch dito. As long na 29er at 700C na size, compatible talaga siya. So ito pang isa, pa-shoutout next video mo. So ito, na-shoutout na kita. Kasi yun yung pangalan ng channel mo, no? Sabi niya, banat na banat yung RD mo sa L2 A7 Boss. Dagdag ka ng kadena. Thank you. Pero nasagot ko naman yan kasi marami ng tanong na ganito eh. Yung A7 Elite pag kasi yung cogs ko 52 teeth na cog. So malaki na yon. Yung kadena ko 10 speed naman siya, pang 10 speed. Kaya lang pagdating na doon sa pinakamalaking cogs, no, ay ano na siya, banat na tingnan. Yung sabi nila dagdagan ng kadena. Okay naman yun, walang problema. Bali natatakot sila na baka ano, masira itong L2 A7 pag banat na banat. Pero yung ano ko naman dyan, yung tingin ko naman dyan. Kasi minsan pag ganun yung itsura ng ano, RD natin pag paangat na siya. Kaya sabi natin banat. Baka hindi na kaya ng RD. Pero iba yung pananaw ko doon eh. Hindi ko man ibig sabihin na sundin nyo yung sinasabi ko. Pero over a year na, no, mahigit na isang taon ng paggamit ko dito ng L2 A7 na Elite. Kahit ganun siya kabanat sa pinaka malaking cogs, ay hindi ko siya nakitang parang unsafe para sa akin. Bakit? Eh kasi marami ng ahon na ginamit kong ganyan, no? Hindi siya nagka-problema. May comment ako na nakita dito. Nasabi niya, akala lang daw natin na banat yung RD pag ganun. Pero kaya ng A7 Elite yung ganun. Kahit ganun. Kasi kapag hinila pa natin pataas, may play pa eh. So meron pa siyang talagang ano, meron pa siya talagang allowance para dun. May play pa siya, pwede pa nating maiangat. So ano yun, meron siyang yung RD, yung pagka-design ng A7 Elite, meron pa siyang extra na allowance, na clearance, na kung sakali, pag ganun ka laking cog, yung dadalhin niya, makakaya niya. So para sa akin, hindi banat yun. Kayang-kaya pa rin ng A7 Elite yun. Yung ganong posisyon ng RD na mag-handle siya ng malaking cog. Anyway, kung para sa inyo banat yun, wala namang problema na dagdagan natin yung kadena. Pero sa akin, dagdagan man o hindi, okay lang yun. Walang problema dun. So nasa sa inyo na yan kung gusto nyo dagdagan. Sa akin, may plano din ako na dagdagan para hindi na rin kayo magtatanong lagi bakit banat yung RD mo. Pero para sa akin,
okay lang yun. Kahit hindi siya dagdagan. Okay? Next, kay Rollins J. Ercilia. Sabi niya, pwede ba palitan ng 13th pulley ang Shimano Sora RD? Sa pagkaalam ko, yung Shimano Sora ay ano siya, group set siya ng road bike. Tama ba? So kapag road bike group set, yung RD niya, yung pulley sa RD niya ay ano na yon, malaki na yon. Para design yon ng manufacturer, lalo na ng Shimano, para maging smooth yung pagpa-jack. Kasi pag malaking ano, malalaking pulley ay nakakatulong doon para sa smoothness sa lambot ng pagpa-jack. Mas maliit, mas matigas si pa-jack. Pero dahil road bike, common yon na dapat malaki talaga yung pulley para maging smooth yung pagpa-jack. Nakakadagdag yon sa performance. So I think itong Shimano Sora, yung nilagay ni Shimano na pulley para sa kanya ay malaki na. Malaki na. So, iwan ko lang, hindi ko na-experience, hindi pa ako nakita ng Shimano Sora. Pero siguro pwede naman kung gusto niyo palitan, basta compatible lang yung ano, yung pulley para doon sa RD ng Shimano Sora. Yung sa Meroka na nakita niyo sa video ko, yung pulley niya meron siyang dalawang adapter para doon siguro sa any brand siguro ng ano, ng RD, para kung hindi compatible yung isang adapter, meron isa pa. So I think para yun sa iba't ibang mga brand. So kung gusto nyo palitan, halimbawa gusto nyo mag-match ng kulay, palitan nyo ng kulay yung pulley nyo. Kung gusto nyo talagang magdagdag ng teeth yung mga pulley ninyo, pwede nyo rin itry. Mura lang naman yan. Pero para sa akin, ayaw ko ng ano, palitan itong pulley ng Shimano Sora. Kasi Shimano yan eh. Kumbaga para sa akin na design na yun ng manufacturer na okay na yun yung performance niya sa nilagay nilang mga parts. No? Okay, salamat. Next, mula kay Russell Vitog. Sabi niya, ano po kaya magandang BB sa akin na square type? Galing po ako sa 3x crank. Bala ko pong gawing 1x. By the way, 9 speed po cogs ko. 42 teeth tanks in advance po. Okay, parang hawig din yung sagot ko nakaraan sa mga sa tanong mo. 3x crank ka. Bala kong magawing 1x. 9 speed yung cogs mo, 42 teeth. So gaya ng sagot ko dyan sa tanong mo, pwede mong itry 110 to 115mm. Pwede ka magsimula sa 110. Kung masyadong maiksi, pwede mo namang dagdagan yung haba. Mag 113mm ka o 115. Yan lang yung marirecommend ko para sa 1x setup. Okay? So maraming salamat. Last na tayo. 1x8 po. Square type, 124mm gamit kong BB. Pero nagko-cross chain siya sa lower gear, sa number 1. Yung tanong mo parang kahawig din sa tanong ng iba. So yun, parang ganun din yung sagot ko. Yung 124mm, ngayon ang pinaliwanag ko kanina, yung 122 hanggang pataas, no? Ideal siya for 3x setup. Pag ginawa mo siyang 1x, magkaka-cross chain talaga. Kasi ganito yan, no? Yung cogs mo, tapos ito yung chain ring mo. So, di ba yung chain ring, yung distance ng chain ring, nakadepende yan sa haba ng bottom bracket mo. So, pag square type, pag 124mm ka, parang nandito na siya. Oh. So, mag-cross chain siya dito. Mag-cross chain ka. So, kapag binabaan mo, yan, pag dito lang, 113mm halimbawa, so maging balance lang siya yung positioning ng chain. So, hindi magkakaroon ng cross chain. So yun yung isa lang alang natin kapag gusto natin mag 1x. Akala nila maiwasan na nila yung cross chain. Pero mangyayari pa rin yun kahit nasa 1x ka na. Kung masyadong mahaba yung bottom bracket mo. Itong 124mm, hindi ito pang ano, pang 1x, pang 3x setup siya. Okay, so 110 lang tayo hanggang 115mm, pang 3x yun. Maraming salamat sa tanong, Tiki Filmar. Okay, so yan lang muna mga kaibigan yung i-accommodate natin ng mga tanong. So, pwede kayong magtanong dyan. Basta't relevant lang, bigbigyan natin ang kasagutan yan. At makakaya natin at may alam tayo na sagutin yung mga tanong ninyo. So, maraming salamat sa pagtutok. Hanggang sa muli na segment natin ng Q&A dito lamang sa Atsus Bike and More. So, please like, share, comment, and subscribe. Ito po ang Atsus Bike and More. Maraming salamat. Keep safe.